Hindi lang ang mga testimonya ng mga testigo sa kamera, kundi maging ibang ebidensyang nalalaman daw niya ang naging batayan ni Senador Panfilo Lacson para sabihing may sapat na basehan para kasuhan si Senadora Laila de Lima. Ayon sa ulat ng GMA News Online, itataya nga raw ni Lacson na kapag natapos na ang preliminary investigation ay makakakita ng probable cause at maglalabas ng arrest warrant laban kay de Lima. Nilinaw din niya ang kanyang naunang pahayag na pinagtatawanan niya ang pinagdaraanan ni de Lima. Mali raw ang interpretasyon ni de Lima na ang pinagtatawanan ni Lacson ay ang mga ebidensya laban sa senadora. Natatawa raw si Lacson dahil nakikita niya ang kanyang sarili sa sitwasyon ngayon ng senadora nang usigin siya noon ng Administrasyong Arroyo. Inihalin tulad ni Lacson ang testigong si Edgar Matubato kay Ador Mawanay na dati siyang iniugnay sa droga. Pero kalaunan ay binawi ang kanyang pahayag. Nauna nang kinwestiyon ni de Lima ang umano'y double speak o malabong pahayag ni Lacson. Kumbinsido raw ba si Lacson na totoo ang mga pahayag ng mga aniyay perjured witnesses na humarap sa pagdinig ng kamera? Nauna nang sinabi ni de Lima na pawang mga kasinungalingan ang mga akusasyong nagdidiin sa kanya sa umano'y drug trade sa Bilibid. Samantala, hindi pa man tapos ang unang ethics complaint, nakaumang na ang ikalawang reklamo laban kay Senadora Laila de Lima. Ayon sa Chairman Senate Committee on Ethics and Privileges sa Senador Tito Soto, wala pang detalye kung sino ang naghain at ano ang basehan ng reklamo. Inaasang tatalakay nato ang reklamo sa susunod na linggo. Ang unang reklamo ay may kaugnayan sa paglaganap ng illegal na droga sa Bilibid. Wala pang reaksyon si de Lima sa bagong reklamo na yan. May mga issue yung mga complainant against Senator de Lima while she is senator already. Then it will be relevant to the Committee on Ethics. At this point, that is the reason that we are still in the issue of whether we have jurisdiction or not. Dauna ng kinwestiyon ni Senator Franklin Drilon kung pasok sa jurisdiction ng Senado ang naunang ethics complaint na isinampan ng abogadong si Abelardo de Jesus dahil hindi pa senador si de Lima na mangyari ang mga aligasyon sa kanya na siya'y dawit sa kalakaran ng droga. Members of the committee, magandang hapon po sa inyo lahat. Ako po si Director Magalong, the Acting Deputy Chief PNP 4 Operations. Noong December 2013, ay talaga po akong head po ng CIDG. And on January 2014, we started our operational research and case build-up on three groups of PNP officers and non-commissioned officers who are involved in Agaw Bato. Ito pong Agaw Bato na to, this is actually an illicit activity of these officers under the guise of a legitimate anti-drug operation. Ang ibig kong sabihin ho rito, magpapailo sila ng, to make it legitimate, magpapailo sila ng isang pre-operational report sa PDEA. At ilo-launch na po nila yung kanilang operation pag nakuha na po nila yung Chinese drug trafficker o kaya any big-time drug trafficker, pag nakuha na po nila yung drugs, ang gagawin po nila, dadalhin na po nila sa safe house. Along the way, pag nasita po sila ng ibang mga agencies, law enforcement agencies, ipapakita po nila na it's a legitimate operation by presenting the document. Pag hindi na po na sita, dire-diretso na po sa safe house nila at doon na po pag-aatian at recycle yung drugs at ibebenta po yan ng fast break. In some instances, ang ginagawa po nila, magkakandak po sila ng raid. Again, this is covered by a legitimate pre-ops document. At doon sa raid na yon, ahatiin na nila yung malaking loot. Let us say 100 kilograms, i-declare lang nila na 39 kilograms, yung iba ipapas break na nila. At the same time, yung Chinese national na mauhuli, ipapatubos pa nila yan, parang ikikidnap po nila yan, at ipapatubos nila yan. Kukuha sila ng ibang Chinese national at palalabasin na yun nahuli na Chinese national. By March, we filed a search warrant against one of my CIDG office in Pampanga. Niraid po namin yung sarili naming CIDG office at nahuli nga po namin yung officer ho doon, yung provincial officer ng CIDG. And at the same time, a month after that, we filed cases against yung mga officers ho ng Pampanga Police Operation, Pampanga Police Office, dahil nga po doon sa isang particular raid wherein they misdeclared yung kanilang mga na-recover na drugs. And at the same time, yung Chinese national, na big time na Chinese national, pinatakas po nila
in exchange for a large sum of money at kumuha po sila ng ibang Chinese national to take his place. Again, ito pong grupo na to, na file na po namin ng case or cases. While we were doing our operational research, we found out na ang sources ho ng drugs, not necessarily yung pinanggagalingan na droga, yung mga transaction ho nila, ang kadil ho nila rito, yung mga tao po sa loob ng Bilibid Prison. So ang ginawa po namin, we started developing our own informants inside. Sometime ho ng May, dahil nga ho, napakalaki na po yung information na nadadal na kukuha ho namin, I sent a feeler to the secretary if I can personally meet with her. At pumayag naman po siya, so I, together with... Sino secretary? SILG, former secretary, De Lima po. At nagpunta po kami sa office niya together with Senior Superintendent Bong Fajardo. Sabi mo SILG, bakit... I'm sorry, sir. I'm OC, sir. Former SOJ. Secretary De Lima, who is now the senator. Nag-usap po kami at pinresent po yung aming findings sa kanya. I was also surprised na meron siyang isang whiteboard do sa office niya na meron siyang link diagram tungkol din po sa nangyayari sa loob ng NBP. At may mga personalities po na nandoon. So what I did was to take a copy of that at pinagtugma po namin doon sa aming mga nasa file. And we are using a very, very expensive software para po i-create po itong mga link diagrams po nato. And we are calling these our matrices. Pagkatapos po nung personal na meeting ho namin sa kanya, before the end, sabi ko sa kanya, nag-propose po ako na, ma'am, kailangan po nating i-raid yung NBP. Dahil ito na po yung nangyayari. Ang sabi po niya sa akin, okay, Benji, I will call for a high-level meeting. So, after a few weeks, nagpatawag po siya ng meeting. It's a high-level meeting attended only by a few officers, 10 officials. Nandun po si General Cacdac, nandun po si Director Mendez, nandun po ako, and together with my staff and a representative from the ISAF. And unfortunately po, napasama po doon sa grupo si former Director Ragos. Pero nagulat din po si nung nabanggit po na nasayasan ko po si Secretary De Lima na bakit nandun si Director Ragos. Nakita ko po naman sa kanya na pati po siya nagulat din. Bakit nga pala nandito pa si Ragos? So in short po, napalabas po siya doon and we started our brainstorming session. And again, ni-retrate ko po yung aming proposal that it is about time, ma'am, na we have to raid NBP. Take actions against NBP. And we showed her several pictures. Several pictures ng mga kubol and yung mga leak diagrams na na-create po namin together with the Philippine Drug Enforcement Agency. Dahil nag-uusap na po kami ni General Cacdac during that time. In one particular meeting, nagalit ko siya. Galit na galit siya nung nakita niya yung picture ni ng kubol ni Kulangko at gusto na niyang sugurin yung kubol ni Kulangko. Mabuti na lang, he was prevented by Director Mendez. Sabi ni Director Mendez, ma'am, baka makompromise po yung ating operation. So in short po, ang napag-usapan po namin during that meeting was to, you know, come up with a joint planning session. So we had 4 very discreet planning sessions in PDEA. Dahil nga napag-usapan ho namin during that meeting ho with the secretary na sinabi ko po na, ma'am, if I would recommend that PDEA being the lead agency should head the planning session. So doon po kami nagkaroon ng planning session sa Philippine Drug Enforcement Agency. 4 times po kami nag-meeting doon, very, very discreet planning session. That was about July. Sunod-sunod po yan. Almost every week kami nagpa-planning session. In one particular planning session, dahil kailangan na po na maimbita na po namin si General Bukayo, because initially,
napag-usapan po namin nila Secretary De Lima na huwag munang isama po si Jal Bukayong, who was then the head of the NDP, Bucor. Bucor ho pala. But there was a time na sinabi ko kay Secretary Ma'am, I need to invite General Bukayong kasi kailangan ho namin yung cooperation niya rito sa aming plano. So pagka-imbita ho namin kay General Bukayong, General Bukayong manifested na kung pwede huwag ituloy yung raid. Sabi niya, Benji, mahihirapan kayo dyan. Ang dami ho niya binanggit ng mga negative na mga manifestations. But nevertheless, we prevailed. Sabi ko, sir, itutuloy namin ito. Tutuloy namin ito. So again, natapos na ho namin yung planning session na yon. Nagpatawag huli ng isang meeting si Secretary De Lima at binanggit nga ho namin sa kanya, ito na po yung progress nung planning session. And it will now be a joint letter of instruction. Ang problema ho ngayon is General Kakdak, sabi ho niya, na ayaw na niya maging ground commander. Si General Bukayo, ayaw din ho mag-ground commander. So sabi ko, ma'am, if they refuse to become to be the ground commander, I am volunteering to become the ground commander. Sige Benji, pag-uusapan namin. And at the same time, pagbalik ko po sa Kamkrame, in one particular meeting with the former Secretary of the Interior and Local Government, Secretary Rojas, nabanggit ko po sa kanya na there is an ongoing planning session para po dun sa isang malaking operation sa MBP. And it will be a joint letter of instruction that will be signed by the former SILG and the former SOJ. So naghihintay po kami ng next na patawag. But sometime in September po, nagpunta po sa office ko si... 2014, sir. 2014, Your Honor. Mr. Chair. September 2014, nagpunta po si General Bukayo at si General Villasanta, who is then the head of the PAO. At kinausap po ako sa aking office sa CIDG at binanggit po nila na, Benji, kung pwede, huwag mong ire-raid yung NBP. At sabi ko, bakit sir, hindi natin ire-raid? And nakita din naman sir ang development doon sa loob. Sabi ni Gerald Bukayo, Benji, mamamatay ako. Delikado ako dyan. Sabi niya sa akin. So nagkaroon sir kami ng discussion, arguments. And finally sabi niya, Benji, baka pwede. Sir, hindi sir ako makakapag-decide dyan. Ang pinakamagaling sir na mag-decide dyan, pinakamaayos na mag-decide dyan is the Secretary of the Justice. Kung ayaw niyong iparaid. Benji, baka pwede mo ako i-set up na meeting. Sabi ko, sir, boss niyo, sir, directly si DOJ. Bakit ako, sir, ang magsa-set up na meeting? Sabi niya, Benji, baka pwedeng ikaw na lang mag-set up. O sige, sir, ako, sir, magsa-set up na meeting niyo. So, tinawagan ko, sir, si Secretary De Lima at sinabi ko nga na kung pwede makausap niya si General Bukayo. So, after that, sir, nag-usap, sir, sila. Kami naman, nagpre-prepare na sir kami. So we came up with another case operation plan. By the way sir, yung original plan ng CIDG that was crafted in April 2014 was case operation plan Cronus. We called it the case operation plan Cronus. Nung nagpre-prepare na kami for the implementation nung LOI, we came up with operation plan Cronus to case operation plan Cronus. That was already in October because we were expecting, sir, na magkakaroon na, sir, ng approval nung LOI. And we waited, and we waited, and we waited. Hanggang nalaman ko na lang po ng December, bigla na sila nagpa-plano na magre-raid na sila. So tinanong ko, sir, yung PDEA kung kasali sila. Pati, sir, yung mga contact namin sa PDEA, nagtatakak sila, bakit magkakaroon ng raid ng NBP na wala na kami kasama, hindi na kami kasali. So again sir, naghihintay sir kami and finally sir, nag-conduct sila ng raid na bakit nawala na kami sa picture. And at the same time, yung Philippine Drug Enforcement Agency ang pinadala lang po sa kanila na request, K-9 na lang po. So that is what happened po. That is the background of what happened during that particular, supposedly sir, yung case operation plan, implementation of the case operation plan Cronus.